Ayan, ngayon magluluto ako ng omelette. Itong omelette na to, kailangan mo ng cilantro, chop, spring onion, chop, or anything na available na gusto mong ilagay sa iyong omelette. Pero mostly, itong gagawin ko is parang Korean omelette or Japanese omelette. So gusto ko like may mga gulay. Ika nga. So dinamihan ko yung cilantro, konting spring onion, isang tapo instead na carrot. Pwede rin ang carrot. Depende kung anong gusto mong gawin. I-chop mo lang sila lahat. Lahat ng ingredients, i-chop mo lang. Chop mo lang siya ganyan. So, itong recipe na to, again, idea ko. Recipe talaga is carrot, spring onion, and eggs. Okay, so I got 3 eggs. Yan, 3 eggs, orange, pepper, bell pepper, cilantro, and then spring onion. So crack the egg. Depende kung anong gusto mong ihalo. Again, lalagyan ko siya ng rice wine or suka. Pwede rin. Mga ganyan. Kunti lang. Yan ay pampatanggal ng lasa. And then, ihahalo mo lang siya lahat, mix, and then milk, little bit ng milk, mga 2 or 3 tablespoon ng milk, tapos ihalo mo na siya lahat. I-mix mo lang siya lahat. Ayan. Ito yung pwede mong kainin na wala kang ibang sako. Ayan, ilalagay mo lang siya ng ganyan. Try to make it layer as possible. Ayan, control the fire, ika nga. Ganyan siya. And then, i-try mo siyang i-roll. I-roll mo lang siya ng ganyan. Pwede mo siya gamitan ng panibagong ng isa pa. I-ganyan mo siya. Para medyo hindi siya fluffy. I-try mo lang siya. Keep rolling. Kaya control yung iyong fire kasi para hindi siya masunog ka agad. Again, yung remainder.
Lagay mo ulit. Tapos antayin mo na medyo maluto siya. Para pwede mo siyang i-roll. Ayan, nabiyak siya. Hindi pa siya ready. Ganyan. Pwede mo rin siyang lagyan para hindi siya mabutas. Nakalagay sa kawali, pwede mo na siyang i-roll. Just keep rolling it hanggang sa matapos. Ayan, para na naman siyang imputido. Alam mo, luto na siya. Nagpo-form na siya eh. Ayan, pwede mo na siyang i-cut. Ayan, ganyan siya. Ganyan itsura niya. So, pwede mo siyang i-decorate. Pwede mo siyang gawing ganyan. So, yung mga bata, kung gusto nila ng carrots, pwede mo siyang lagyan ng carrots. Depende kung anong gusto mong decoration. Pwede mo siyang i-decorate na ganun para makita ng mga bata yung shape niya. Para appetizing siya. Pwede mo siyang i-ganyan. Ganyan, pwede rin. Well, dahil ako lang naman yung kakain, so ito na yung hapunan ko ngayon. So, kahit hindi na ako mag-kanin, ito na yon. So, pwede akong gumamit ng chopstick para kumain. Kantyado ko na yung alat at saka yung suka. Nag-blend siya saka yung milk saka yung papel. Tapos yung mga nilagay ko. Pero para mas makulay ang tingnan yung ganito, yung omelette nyo, para mas makulay, nilalagyan talaga ng carrots. Or, kung meron kayong, kung mahilig kayo sa yung maninipis na mga beef slices, pwede rin dito. Pwede rin dito ilagay, pero bawal sa akin. So, ganito lang siya. I hope na nag-enjoy kayo sa simple na
pagkain na ito na nailuto ko ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong panonood. See you next time. Bye-bye!